Ika-isa ng Mayo, Miyerkules, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta siya sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina at si Jaime, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito?" At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan, hinahamak ang isang propeta. At kaunti lamang ang ginawa niyang himala roon sapagkat kulang sila sa pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, di ba't siya ang anak ng karpintero? Maganda ang pagkakilala ng mga tao kay Jose bilang ama na nag-alaga at nagturo ng hanap buhay kay Jesus. Marangal na trabaho ang pagiging karpintero. May kakaibang diskarte na hindi basta matutularan ng sino man at nangangailangan ito ng tiyaga, perpeksyon at malaking pasensya. Unang pinabanal ni Jesus ay ang pamilya. Ang kaalinsabay nito ay ang trabaho. Ang mga ito ang pinaglaanan ni Jesus ng pinakamahabang panahon, lakas, talino at pakikipag-ugnay sa mga tao habang naririto pa siya sa lupa. Pagsasagawa, bilang manggagawa, kasama ni Jose, bigyan natin ng angkop na dignidad ang anumang uri ng marangal na trabaho. Ipagdasal natin at samahan sa araw na ito ang lahat ng mga ipinaglalabang karapatan ng mga manggagawa.